Hey everyone, welcome back to my channel, and today this will be my first ever tutorial. I know a lot of you na nakafollow dito is mga artists talaga, and alam mo yung tuturo ko. But in this video, ang target ko is yung mga beginner pa lang, and talagang wala pa talagang idea sa pagdodrawing or pagka-color pencils. So in today's video, I'm going to demonstrate you on how I blend my color pencils. So tara, simulan natin! First, syempre, is materials. To start off, all you must have unang-una is set of Prismacolored pencils. Pwede rin kahit anong brands like Faber-Castell, Caran d'Ache, pero ito talaga yung kinoconsider ko na best starters. Soft kasi yung wax niya and they blend really well. For starters, okay na yung 24 set ng colored pencils. Meron na siyang complete warm and cool color tsaka skin tone palette. Bale, pwede ka na makapag-start mag-portrait in this set. Kailangan din natin ng solvent. Mabibili niyo to sa National Bookstore, Art Bar, Fully Book, or any art store online. At kailangan din natin ng pencil blender. And syempre, huwag din natin kakalimutan ang sharpener. Okay, ang first method natin ay hindi natin kailangan ng external na blender. Gagawin lang natin yung proper way ng pag-color pencil. To start off, gagamit ako ng gradient warm colors, which is maroon to yellow. This is a combination of layering, burnishing, scrambling horizontal, tsaka vertical stroke. Gagawin mo lang siya ng paulit-ulit. Ito yung madalas na ginagamit sa pag-stroke and it takes a lot of time. Mas maganda kapag huwag nyo muna siyang didiinan sa first layer para safe and smooth ang pag-stroke. Continue doing this until next color. Then take the next color, then follow the pattern. Ang trick dito is to overlap the colors you want to blend para magkaroon siya ng gradient effect. As you can see, nag-overlap ako ng small portion ng red sa maroon. Makakatulong kasi ito magbigay ng smooth blending transition. Same din ang gagawin ko dito sa orange. Pwede mo ito gawin ng kahit gaano karami na kulay na gusto mo, as long as may similarity sila. For example, dark orange, orange, light orange, ganun. The next is light orange. Same blend and transition pa rin yan, ha. Tapos next, lightest, which is yung yellow. Okay, next na tayo sa second layer. Dito, pwede mo na medyo diinan yung pag-layer. There are no numbers of specific layers, but since we're not using any blender, gagawa ko ng 3 layers. Lagi yung tatandaan yung slight na overlap, ha? Yun kasi yung key talaga sa tamang pag-blend. Ngayon, sa last layer, kakapalan na talaga natin. Kailangan mawala na talaga yung mga grainy na parts para maging rich yung kulay. Kahit ito na yung last na layer, huwag nyo kakalimutan pa rin yung slight na overlap sa pag-blend. And this is what it looks like pagtapos na. The second way naman to blend is using white. In this method, gagamit naman tayo ng gradient cool colors, dark blue to light blue. I'll be using Prismacolor Premier White. Napaka-importante ng white sa color pencils, lalo na kapag sa pagpo-portrait. Mawala na lahat ng color pencils ko, wag lang talaga white. Hindi lang kasi highlights ang binibigay nito, nakakagawa rin siya ng creamy blend tsaka nakakapag-tone din siya ng bold color kapag kailangan. Bale, ito talaga yung pinaka-versatile na coloring tool. Gagawin na natin yung same trick kung paano natin ginawa yung first method, but only with 2 layers. Ngayon, gagamitin na natin yung white. Ang trick naman sa white is to blend on the opposite direction. So if I made a horizontal with blue, gagawin ko naman vertical sa white. Sa case na to, circular motion tayo sa kulay, kaya hindi na mahalaga kung anong direction ng pag-blend.
Ang case lang sa white, nagla-lighten minsan yung color. Kaya pwede tayo magbalik using base colors para mag-blend ulit yung color. And this is the finished product when you blend the white. With this third method, I use Winsor-Newton low odor solvent. Meron iba ginagamit, turpentine tsaka baby oil. They work extremely good as well. Pero di ko lang ginagamit yung turpentine kasi malakas yung amoy niya. Tsaka sa baby oil naman, kapag sumobra yung pag-apply mo, nagkaka-stain sa likod ng area ng papel na pinaglagyan mo. Di kagaya ng solvent na to, sobrang okay siya gamitin. So right now, we're applying again the same motion we used from the same technique. Ngayon, magpre-prepare tayo ng small cup na may konting amount ng solvent and a tissue para dito natin idadab yung excess na solvent sa brush. So first, dip the tip of the brush and then dab it off on the tissue. Then, apply. Take note lang guys na malakas mag-blend ang solvent kaya hindi mo na kailangan mag-dip na mag-dip para makapag-blend. Hayaan nyo lang na mag-dry out yung solvent sa brush habang bine-blend nyo siya. And remember to press gently para ma-avoid natin yung damage sa paper. And this is what it looks like kapag dry na siya. Dito na tayo sa last na method na ginagamit ko, which is yung pencil blender. Ang pencil blender, wax-based din siya pero colorless. And same application din siya kagaya nung sa white. Nakaka-create din siya ng creamy blend tsaka nakakapag-tone din siya ng bold color. Sa apat na techniques na to, ito yung pinaka-least na ginagamit ko. Ginagamit ko lang to kapag sa mga final smoothing, kapag di talaga kaya yung base color yung mga greeny area, ito yung pinandadagdag ko. Pero hindi ko siya ginagamit as overall method. Ngayon, gagamitin na natin yung pencil blender. Same trick din siya kagaya nun sa white. And this is the finished product when you use pencil blender. Anyway guys, I hope may natutunan kayo sa first tutorial na ginawa ko. If you're new to my channel, make sure to subscribe to my future tutorials. Meron din ako mga fan arts, drawings, and vlogs. As always, I'll leave my social media link in the description below. Thank you so much for watching. See my next video.